So ayan, nandito na naman kami sa Secret Village. Dito lang to, around Makati. So yan yung bago namin project na post-construction project. So papasok tayo sa loob. So ito yung frontal gate niya, no? So lahat na nakikita nyo dyan sa harap is kukuskusin o aayusin, pakikinisin lahat pati driveway. So papasok na ako dito sa loob ng kanilang gate. At ayan, kung nakikita nyo yung mga dirt and water marks na yan, gunk, lilinisin yan. Pati yung taas na yan, aakitin yan, outbase niyan. Safe naman yan kasi may canopy, so pwede naman tungtungan. So maganda dito sa bahay na to is yung friendly cleaner yung kanilang window, no? May tapakan sila dun sa labas at pwede din dukutin. So okay naman yan, safe naman kasi malaki yung kanilang canopy. So ayan, kung nakikita nyo, madumi lahat to, malilinis na to. So kinuha na sa amin to, binigay itong project na to, no? So ang hindi lang namin ginagawa is itong elevator. Kasi alam ko meron silang tagalinis niyan. Pero kung punas-punas lang, kaya namin gawin yan. Pero maganda yan, magbabaklas niyan yung mismong umano ng elevator na. So nakikita nyo dito, break time kasi nung pumunta kami ni boss dito, ni boss Ino, nakasama namin ngayon. Ayan, madilim kasi break time to ng mga workers dito sa bahay na to sa Secret sa Makati. So isang exclusive subdivision. So kung nakikita nyo lahat ng dumi na yan, lahat yan, alikabok, kung nakikita nyo sa video, lumilipad-lipad yung mga alikabok dito. So lahat yan, pupunasan, lilinisin. Ito lang yung mga hihintay namin tanggalin sa mga Space 200 yata yung brand na yan. Hintay lang namin matanggal yung kanilang cover, saka namin sila pupunasan. So headed na kami sa second floor. So sa mga kagaya namin na nag-general cleaning, ingat kayo ha, kasi may mga tinatawag tong mga ex tong mga hagdan. So itong mga to is pupunasan din namin to. At yan, so pati itong harap nito is pupunasan din yan kahit gano'y ang kataas. Buti na lang meron na silang scaffolding. So nakita nyo may X, huwag nyo nga hakbangan yan kasi baka may issue or baka may ginagawa sila doon. So hakbangan natin yan. So second floor nila is kakaiba, no? Yung baba kasi is dirty kitchen. So nandito tayo sa taas. Ito yung tinatawag nilang clean kitchen na sa second floor. Napakaganda ng clean kitchen. Maliit pero ang ganda na maximize nila yung space nila. Pero lahat to pupunasan namin ha. Lahat ng stainless na yan, punas yan. Lahat yan lilinisin. Ito yung access pababa doon sa my dirty kitchen. Kung ayaw mo makit sa hagdan talaga, dito ka sa side. So, naging house tour na to, no? Pero lahat to kasi is lilinisin namin. So, walling, ceiling, flooring, cabinets, yan. Elevator, kung sakali sabihin ng mga client na punasan, pupunasan naman natin yan. Ito ang kakaiba dito kasi yung ginamit nilang sahig is lahat kuskusin or scrubbing ang gagawin namin dito para matanggal yung aming mga dirt ninyo dito. So yung CR nila dito is sabi ng owner is mag-start na kami. Pero ako nag-decline. Ayoko gawin yung ganun na wala pang mga fixtures dun sa loob, wala pang bowl. Wala pa lahat almost, wala ding grout. Ang sabi ng owner gawin na namin pero hindi ko nirecommenda yan. So sabi ko, next day na lang if ever okay na. Ayan, nakita nyo may hakbangan na naman tayo dito kasi baka may iginagawa sila dyan. So, paakit na kami sa third floor. So, ayan, pupunasan din to ha. Yung mataas na yan, punas yan. Magiging clear copy yan or true in true linis yan. Ayan, so pinapakita ko sa inyo yung post-construction cleaning namin dito sa aming company. Sa company ng mother ko. Ayan. So, ayan. Pasok kami dito. Third floor na to. Kung nakikita nyo, hindi pa tapos to. Pero gusto ng owner, gawin na namin. Pero, dinecline ko po sila na sabi ko na wag po muna natin start kasi sayang po yung bayad nyo kung papasok na kami dito or mag-i-start na kami ng cleaning. Ayan. So, nakikita nyo naman din dito. Lahat yan pupunasan namin. From top to bottom. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, wala pa. Walang-wala pa to. Tapos, gusto na nila kami mag-start. Umayaw ako kasi sayang. Tapos, baka hanapan kami ng production na ano yung nagawa namin at ano ang hindi nagawa namin. So, gusto ko kasi yung client namin is masatisfied. Kasi mahirap na hindi sila satisfied tapos nagbabayad sila. Baka hanapan kami na, ba't madumi, ganyan, ganyan, ganyan. So, sabi ko, try natin the next day kung okay na yung mga restrooms. Kumakabit na yung dapat makabit, papasok na kami. Mahirap kasi yung pasok ko lang ng pasok, sabi ng owner, baka mamaya, hindi pa pala pwede, tapos naglinis ka. Ako na nag-recommenda the next day or sa susunod na araw pa, if pwede. Kasi mahirap naman na maglinis tapos walang production. So lahat naman ng pwedeng linisan sa labas is may canopy, so madali. Ito yung CR din, ayan.
Kung nakikita nyo, maliit lang naman yung restroom, so mabilis lang naman to dito. Yung enclosure nila is okay na. So may mga hindi pa kasi, kagaya niya, no? Hindi pa nakakabit yung tiles doon. So ayoko mag-start ng ganun, tas general cleaning na talaga. Paulit-ulit yung trabaho, sayang yung araw na bayad ng client sa amin. So yung mga pinto pa dito is basa pa yung ibang pintura, basa pa. So kung makikita nyo yan, sa secret village yan, nakikita nyo yung mga building na yan. Dito lang yan sa secret sa Makati. So undisclosed kasi yan eh. So hindi siya pwedeng sabihin. So ayan, nakikita nyo yung restroom dito, may mga enclosure pa dito. Ayan, sabi start pero magsisiksikan kasi yung construction or yung mga karpintero, yan lahat, pintor, tapos kami cleaners, magsisiksikan. So hindi ko siya nire-recommenda na mag-start na agad. O pwede naman kung gusto talaga ng owner. Bahala na sila na sabihin na pasok na kayo, pero hindi ko po talaga sinasuggest na ganito na pabalik-balik yung trabaho kasi sayang po yung bayad na ipabayad nila sa amin. So, ayan, pababa na kami sa second floor. Ayan, agdan to. Tignan nyo mangyayari sa akin. Pamakbang na rin ako, ginaya ko si Ino. Eh, malaki ako. Ayan, bumilis. Oh. Malalaglag. So, dito na kami sa second floor. So, nandito na ako sa kabila, no. Duplex kasi siya. Magkaparehas talaga. Parehas. Same. Yun nga lang, dito sa other side is wala pa. So, binisit ko na lang din kasi lilinisin din naman namin to. So, tinignan ko na lang. Baka mamaya may mga ibang designs dito. Pero, surprisingly, parehas na parehas sila. Hinati lang yung bahay. Ginawa lang siyang duplex. Nakikita nyo sa baba na kanina. Ito yung pataas. Parehas na parehas sa clean kitchen. So, ito yung sa baba na dirty kitchen nila. Pero dito kasi may kwarto. Ayan, yung isa kasi hindi ko natignan doon kasi syempre break time yon, may mga tulog pa. So nakikita nyo kung gaano to kadami. Ang outcome nito after pagtapos na ng cleaning namin, i-upload ko ulit yung final video dito or sa second part ng video kung saan makikita nyo kung gaano na nalinis tong video na ay tong bahay na ito. Kasi para makita nyo rin, no, na pulido, na hindi kami kasi umaasa sa machine. Mano-mano kasi kami dito. So, ito yung packet na to. Papunta na to doon sa clean kitchen. So, ito yung parang access packet sa clean kitchen. So, nakikita nyo yung clean kitchen. Same lang doon sa kanila ng kanina natapos na. So, ayan. Kuskusin lahat to. Pati sahig nito, kuskusin lahat. Scrubbing lahat to. Pati walling punas to. Pero dito sa kabilang bahay, medyo matagal pa kasi madami pang gagawin dito ng mga projects sila dito. Madami pang gagawin sila dito. So, yung kabila lang yung kaninang unang video, yun yung una namin lilinisin. So, ang ginagawa pa namin doon is windows, flooring, ceiling, and cabinets, lahat. Lahat yan pupunasan. Kumbaga yung client is papasok na lang doon, ilalagay na lang yung gamit nila doon sa kanilang mga cabinets. At wala na silang gagawin doon, kundi tumira at maglagay na lang ng kanilang mga gamit. So, bakit na ulit kami sa third floor? Ayan, kung nakikita nyo, ibang-iba pa dito kasi hindi pa to tapos talaga. So, tinignan lang din namin para ocular na, nandito ka na eh. Para hindi sayang yung punta mo kahit na ba parehas. Edi silipin mo na baka mamaya may hindi parehas dito. So, chinek na namin. So, ayan, kung nakikita nyo, dito wala pang mga tiles to. Rough pa yan eh, rough. Ayan, so pati dito, mababa ang tiles kasi naayos pa. Ayan, mga cabinets pa lang meron, enclosure ng ang shower meron pa lang din. So, lahat yan pupunasan, lahat yan lilinisin. Slow, lahat yan, no, kung makikita nyo dito sa susunod na video namin, makikita nyo kung ano na yung pinaka-final product or yung outcome ng ginawa namin dito sa bahay na to, sa Secret Village siya Makati. So, maliit lang din yung kwarto nito, kaya mapapabilis lang tayo. Tumatagal lang talaga kami sa mga post-construction kapag may gumagawa pa kasi nagsasabayan po ang mga construction and then na cleaning. So, nakita nyo dito, wala pang laman. So, medyo unahin namin yung isang bahay na medyo patapos na. So, dun muna kami mag-i-start, then ito na yung to follow na. So, yun lang, tatapusin ko na tong voiceover first edition ng vlog namin sa general cleaning, post-construction general cleaning first 2024. Yun lang po muna. Salamat.